Hey guys, it's me again Dublin. Welcome back to my channel. For today's video guys, ay panibagong video na naman po ang i-share ko sa inyo. Ito po guys, ay makikita nyo na sa aking thumbnail na meron po dyang nilalagyan ko ng circle na yellow. Ang tawag po namin dyan guys ay pahawin. So comment down below guys kung ano naman po ang tawag niyo dyan sa inyo sa panghuli ng isda na yan. So, this video po guys ay i-share ko sa inyo kung paano po yan gagawin. Kasi yan po guys ang gamit namin dito para makahuli ng malalaking isda. Iba't ibang uri po ng malalaking isda. So, disclaimer lang guys, ang video na ito ay isa lamang po sa maraming paraan na pwedeng gawin para makahuli po ng iba't ibang uri ng malalaking isda. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do watch, like, nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka na sa next na video. Without further ado, let's go! Start na po tayo! So, kailangan lang po siya guys ng cheese ball, lubit, at saka plastic na tubo and nylon po. And ito po yung iba pang kailangan. Sa dalawang cheese ball na yan guys, ay kailangan lang po na pagdugtungin mo siya gamit ang plastic na tubo at saka yung lubit. So, ang plastic na tubo po ay ipasok lamang po siya sa gitna and talian po siya ng lubit. Okay lang po guys kung hindi po mahigpit yung pagkakatali po ng lubid, at least po ay napagdugtong yung dalawang cheese ball. At saka guys, mahihigpit din yan yung lubid na yan kapag naitali na po yung nylon na gagamitin. So yung nylon ay dyan po siya itali, depende po sa inyo kung saan nyo dapat gusto itali ang nylon. So ganyan po ang pagkakatali guys, dapat po ay higpitan po siya ng mabuti, kaya po ay ginamitan po siya ng cloth, yung sa kamay. Makikita nyo naman po kasi dapat talaga ay mahigpit yung hawak mo sa nylon para mahigpit din po yung pagkakatali mo dyan sa cheese ball. At ang ginamit nga pala na nylon dyan guys ay Yamato Blue na number 60. 370 meters po ang taas ng nylon na yan guys. So, ginanya na po yung mga nylon para po hindi po mahirapan sa pagtali dun sa cheese ball. Kailangan guys yung pagtali mo sa nylon dun sa cheese ball ay pantay-pantay po, hindi po sa isang direction lang, dapat po ay kabila tapos sa kabila na naman. Kasi guys, kapag ano po, hindi po ipantay mo yung pagkatali ay ano lang po siya, pangit po siya tingnan at saka hindi po maganda yung kalalabasan. And siya nga pala guys, dahil po 370 meters yung ginamit, yung taas po or yung haba po ng nylon na ginamit, kailangan po siya guys lagyan ng lock. So apat po na lock lahat guys ang ilagay sa 370 meters na nylon. Para kuan ini pangitan dili ma ni kanon yang dili maigo dili ra magilis ang nylon dress uli ata na sang yan sa pod ni kaon naray ini musintak niya ba ni kaon naray mahugot. Ang purpose po guys na kung bakit lagyan po ng lock ay dahil po kapag kinain na po yan ng malalaking isda ay hindi po ma-release lahat ng nylon. At saka pag inano na po siya guys ng isda, kinain na po yung pain mo dyan sa pahawin na yan, ay hindi na rin, hindi po siya basta-basta po mahablot ng isda yung lahat ng nylon. So kailangan po talaga may lock. Thank you.
ganyan lamang po guys yung paglagay ng lock. So, konti na lang guys, matatapos na po tayo dyan sa nylon. So, tapos na tayo guys sa nylon. Wala pa po yung hook at saka yung stainless wire. So yan po ang isunod natin na gawin. So, isang dip pa lang po guys yung kailangan natin sa stainless wire na yan or sa asiro na yan. Kasi guys, asiro po ang tawag namin dyan dito sa amin. So, isang dip pa lang po ang kailangan. And guys, ano lang po siya, kailangan po ipantay yung magkabilang dulo. Parang ano po siya, hinati po siya pero hindi po literal na hinati na ikakat. Ganyan lang po siya guys para magiging pantay. And yung sa dulo po, yung sa magkabilang dulo ay parang ganyan lang po siya guys. Ginawan po siya ng circle, so inikot-ikot po siya. Kasi guys, dyan po ilagay mamaya yung pako. And kailangan din guys na gumamit din ng tela kasi tela po yung nagsisilbing ano, yan po yung maghahawak ng stainless wire at saka nung ano, nung pako. So ganyan lang po siya, ilagay yung pako dun sa ginawang butas kanina. So ganyan lang siya. And dito naman po sa ano, sa kabilang dulo ay pako din po yung gagamitin para hindi ka po mahirapan sa pag-ikot-ikot. And kailangan din po yan ng tela kasi dyan ka po hahawak sa tela. So kailangan guys maayos po ang pagkakaano mo dito, yung pagpapaikot-ikot mo sa stainless wire na yan. Kasi pag hindi ka po marunong guys, at saka dapat po ganyan po talaga, hindi po siya, parang hindi po siya na ano, steady lang po siya sa paghihila. At saka dahan-dahan mo po siyang ano, dahan-dahan mo po siyang ilubid. So hindi pa yan po pwedeng tanggalin kasi kulang pa. So yan na guys, sakto na po yan. So yung pagtatanggal naman po ay kailangan po siyang dahan-dahanin kasi pag hindi po yan dinadahan-dahan ay mapuputol po yung stainless wire na nilulubid. Yan na po yung resulta. Ikakat lang po yung
sa kabilang dulo kasi dyan po, yan po ang ipasok natin sa hook. Tapos kung ano po yung ginawa kanina guys, ganun din po yung gagawin. Yung parang siyang ginawang number 8 para meron po siyang butas. Tapos ilalak mo na po yung stainless wire. So ganyan lang po siya guys. I-ano mo siya ulit. Iikot mo siya ulit. So, yan na yung magiging resulta. So, ganyan na siya, guys. So, doon naman tayo sa sulbaran. Sulbaran po ang tawag namin dyan, guys. So, hindi na po kailangan putulin yung sa kabilang dulo po kanina na nilagyan po ng butas. Hindi na po siya kailangan putulin, hindi po kagaya nung paglagay sa hook. Kasi malaki naman po ang butas ng sulbaran. So, hindi na po siya kailangan putulin. So, kung ano po yung ginawa dun sa hook kanina guys, ganun din po dyan. Iikot mo na naman po yung asero or yung stainless wire para mag ano po siya, maglalak ulit. So ayan, nilagay po siya dyan guys para mahigpit po yung pagkakaikot at saka hindi po siya ano sa gabal, walang sa gabal. So ipasok na po siya dun po sa nylon kanina na yung nakikita nyo po yung napuputol. So, ganun lang po yung pagpasok sa butas. So, sa sulbaran pa po yan guys. Kailangan po siya talaga lagyan ng ganyan guys para hindi po magka buhol-buhol sa ilalim yung ano mo, yung pain mo ay hindi po maano sa nylon mo. So kailangan mayroon siyang sulbaran. So, ganyan na siya. Ganyan na po yung resulta. So kailangan po magdipa ng 10 para ano naman po, para naman po sa pabigat or yung pamato kung tawagin dito sa amin. Kailangan po siya lagyan ng pabigat guys. Syempre po para pupunta talaga sa ilalim yung pain mo. Kasi meron po siyang pabigat or pamato. So ganyan lang po guys yung pag-ano naman para sa pabigat niya. Paggawa ganyan lang po. Maliliit kasi yan guys, kaya dalawa po yung ginamit. So, ganyan po yung pagkatali sa nylon. Tulad ng nasabi ko kanina guys, 10 dipa po ang kailangan bago maglagay ng pabigat or pamato. So, yan na guys. Done na po tayo sa ating tutorial. So, makikita nyo po na ganyan na po ang resulta.